Alright mga kaibigan, ayan o. Sunset na, anong oras na? Mag 7 na pala. Knock knock. Dahil gabi na, let there be light. Boom. Yay. Another one. Yay. Parang may bar dito. Ah, di ba? Lalong lumakas ang ulan. Ano yun, nagkakandara pa. So makikita nyo tuloy-tuloy lang yung tubig. Kasi kanina naiipon doon yung tubig eh. Dito sa gitna. So yun pala yung technique dapat. Good day sa inyo lahat mga fellow campers. Welcome back to our channel. Sa video ito, ipapakita namin sa inyo ang isang napagandang beach camping na 2 to 3 hours lang ang layo mula sa Metro Manila. Sigurado rin may in-love kayo sa napakagat ng view dito, lalo na pag napuntahin nyo yung kanilang viewing deck. Yun oh, doon tayo po pwesto, doon. Ayun, doon tayo sa tunong yun oh. So ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Hello fellow campers, welcome to a beach camp. Yay! Good morning, Kurt. Good morning. All right. Mga kaibigan, dito na kami sa Tagaytay. Puntahan kaming campsite dun sa may Batangas naman kami. So dito mag-breakfast muna kami. Anong masasabi mo sa biyahe natin? Gutom na ako. All right, sige. Oo nga. Kurt, say hello. Morning. Kurt, look at the view. Ganda ng view. Uy, muusok yung... Mukha nagbubuga yung ano, taal. Hindi kaya matrap tayo dito. Sana huwag naman, sana Lord. Kurt, wait. We're here. Another Tapsilogan. Ah, Bulalohan. Dumipat kami. Medyo ayaw nila ng aso ron sa kabila. Uh-oh. So dito kami sa Tower Ground, Bulaluhan. Katabi lang siya, yun yung pinuntahan namin. Ayan, mukhang maganda rito ah. Ayan, pwede daw dog dito basta may diaper. Ah, ganda. Morning. Okay na dito? Para mataas. Kita natin yung ano. Ang sarap dito, may music kahit early morning. Ito yung order ano, namin. Mabait yung mga ano nila, crew nila. Oo. Tsaka may libre kaming sabaw ng bulalo. Sarap. Pagkakita dun sa kabila. Inaalis si Kurt. Ginagalang naman natin ang kanilang rules. Okay lang yan kung ba, kasi, hindi ano. Kasi pwede. Yan, dito kasi al fresco. Hindi naman lahat ng tao gusto ng aso. So, kaya sabi ko dun sa ano nila, sa crew nila, okay lang kung ano, kung bawal ang aso nyo dyan, lilipat na lang kami, sabi ko. Kaya yun, dito na kami ngayon. Oh, happy naman si Kurt, no Kurt? Kami lagi nagpapagas sa Petron near Hotel Casiana paglagpas ng Sky Ranch. Papagas daw si Joseph para malayo ang marating. Siguye. Hi, Kurt! Where's Kurt? Huwag alam natin. Subscribe tayo. Subscribe kayo! Dali lang makita ang campsite na to mga kaibigan. Babaybayin mo lang ang Nasugbo, Tagaytay Highway hanggang makarating ka dito sa may Lian, Batangas. Pagalampas mo naman dito sa may parang plaza nila at simbahan nila, dire-diretso lang yan hanggang makita mo tong street na to. Okay.
Pagkanan mo dito sa may road na to na walang pangalan sa Google Map, ito yung papuntang Sitio Paye, Lian, Batangas. Tapos makikita mo tong daan na yan and then ma-encounter mo itong gate na ito. Meron sayong sasalubong dyan at pero ituturo kung saan yung tamang papuntang campsite. Dire-diretso lang ulit ang daan dito hanggang makita mo tong right turn na to. So dun sa pagkaliwa kanina, nag-iiba lang dyan. Ito na yung right. Nasa may gate, parang gate. Sitio Paye. Pagkalan mo dun sa street na yon, dire-diretso lang uli hanggang makita mo ang daan na ito. Kakanan ka na dapat dito sa daan na yan. Pero kami nung una, napadiretso kami kaya nag-U-turn pa kami. Oh, wag daw dyan. Dito tayo saan? Dito tayo dapat sa kaliwa. From dito. Dito tayo. Sa kanan. Yes, kumanan tayo dapat. Pagkanan mo dito sa may rough road na ito, wala naman masyadong technical na challenges dito. Kahit sino namang mga sasakyan pwedeng makarating dyan basta hindi umuulan. Hanggang makita mo ang guardhouse na to. Yung kanan na daan na yan, yan yung kaninang may guard na may humarang sa atin. Hindi kasi pwedeng dumaan doon kasi private road daw yun. After ng guardhouse, kakanan ka dyan. Tapos medyo may konting challenges pero minor lang. Dire-diretso lang dito. Patag naman ang daan dyan hanggang makita mo itong baka na to. Tapos, nalitan niyo po yung baka. Tangin natin yung baka. Ay, matawid siya. Nalitan niyo po yan. Medyo mataas yan. Malapit na po kayo. Tangin mo. Ay, umbo kasi kain. Sir! Good morning, pa! Ay, hindi ako pinansin. Dapat ikaw nagtanong eh. Oh, Kurt. Dapat ikaw nagtanong. Hindi daw siya. Wow, ganda oh. Paradise. Sa part na to, dalawa ang magiging daan ninyo. Pwedeng yung mas matarik na nasa kaliwa agad at yung susunod, yung medyo malayo pero hindi siya ganong katarik. So kung 4x2 ka, yun ang dadaanan mo, yung mas malayo na yun. Sa mga naka 4x4, pwede mong daanan yung mas matarik ng konti. Ikot, ito medyo paakyat oh. Kaya umiikot siya siguro ng 4x2. Paglampas mo naman dyan sa may pa-U-turn na yan, susunod mo dadaanan itong pababang to na hindi naman masyadong technical. Tapos merong rough road ng konti at mamaya naman medyo paakyat. Kurt! Hi! Ito na mga kaibigan. Alam kong inip na kayo. Malapit na tayo dito. So madadaan nyo itong bahay na to. Tapos yung mga bahay pa dito. At yung mga bahay pa dyan sa kaliwang yan. At sa mga bahay na yan. Pagkatapos nyan, ito na tayo. Alam kong naiinip na kayo. So ito na. Papakita namin sa inyo yung viewing deck. Ito sa may Pontanilla Beach Camp. Ngunit mga kaibigan, itong viewing deck na to ay iba ang nagmamayari. Iba rin ang mayari ng Pontanilla Beach Camp. Cutie Kurt! Hi! Hi! Dito kami sa tapok. Tingnan natin yung view. Yun oh! Doon tayo pupuesto, doon. Hey, nakakatakot. Ayun, doon tayo sa punong yun, oh. Oo nga, eh. May puno doon, eh. Libre siguro dito. Libre kaya dito? Etong punong to, pwede mag-camp dito. Wow! Heavy! Ganda! Konting ingat lang po pala sa pagsilip dito sa cliff na to mga kaibigan. Medyo madulas ang lupa. Ay, pinuntahan kami sa New Zealand. Parang ganito rin eh. Ganda oh.
Manalo. Hello, fellow campers. Welcome to Pontanilla Beach Camp. Right. Let's go. Ito na mga kaibigan, ang pinakahihintay nyo, ang Pontanilla Beach Camp. Ito si Ate Giovanna. Siya yung contact dito sa Pontanilla. Ayan. Ayan daw si Mang Boy. Siya daw yung coordinator dito. Joseph po. Opo, yung bigil. Mac, dito. Ganda ng tunog ng dagat to. Ito yung gusto kong tunog eh, kahit maingay. It's pleasing to my ears. What's the progress, Mac? Tingnan ko, baka mali yung lagay ko eh. Baka maputol to eh. Hindi, huwag yun. Mali. Ah, mali ba? Pagdating namin dito sa may Pontanilla Beach Camp, merong dalawa or tatlong grupo ng campers na nadatnan namin, no? Pero yung dalawa doon, parang umalis na rin nata. Kung mapapansin nyo, malinis pa rin yung kapaligiran kasi every after na may aalis dito ng mga campers, nililinis kaagad ng mga tauhan ng may-ari. Pagdating naman sa mga basura dito, gusto ng may-ari na iwan mo yung basura kasi may mga pangyayari daw na dinadala nga ng mga campers yung basura nila pero tinatapon din daw sa daan. Kaya mas maganda raw na iwan mo na lang yung iyong basura para sila na magtatapon. Hindi ako expert sa camping. So para lang magkaroon ng weight lahat ng corners ng aming tent, lagyan namin itong sandbag. Mga ano lang siya, eco bag. Comment below kung okay ba itong ginawa namin or ano ba ang mas appropriate na gawin. Welcome po ang mga suggestion ninyo. Ito, exercise ko rito. Hindi rin naka-TS, no? Oo. Nakakapagod lang itong magbobomba na ito sa likod. Hindi na TS mag-set up ng tent. Akala ko ba magtulog tayo doon sa awning? Eh, mukhang uulan kasi kaya baka mamaya magahol tayo ng gabi. Oh, at least masarap tulog natin. Mas mahangin daw dito sa madaling araw, sabi ni ate. Apat na araw naman tayo, okay lang. Ay! Anong gusto? Anong gusto? Gutom na? Anong gusto? Oo, no. Ang sarap kasi lumangoy. Ano? Sa balita, ulan daw dito sa south eh. Oo. Weekend. Tingnan natin bukas. Nako. Sabi niya, hindi. Hindi daw. No. Ayan na. Eto na. Ganda. Ha, kaibigan. Ito naman, dinner. Hinabol namin talaga dinner. Tapos nanonood kami ng sunset. Ito ang pinagmamalaki ng Batangas. Sa kanila yung sunset, no? Ganda, oh. Silip ng ano, paring araw. Tapos low tide na siya, oh. Makikita nyo, may ano siya, oh. May breakwater. Kaya parang inipo nila yung mga bato-bato rin, oh. Para siguro hindi masyadong malakas ang alon dito. Right, mga kaibigan, ayan o. Sunset na. Anong oras na? Mag 7 na pala. Oops, may bagong dating dito. Sedan o. Diba? Knock-knock! Dahil gabi na, let there be light. Boom! Yay! Another one. Yay! Parang may bar dito. Yay! Ehe. Simple lang. Parang may kuryente na. Yay! May kuryente na! Ah, diba? Did you open this? Hindi. Yeah. Lala? Lala. Favorite ko yun eh, Lala. Yeah. Sinong high school unang natikman ko yun? High school pa ako. Almost everyday, yan ang minimerienda namin. May kasamang suka. Yeah, pwede rin. Kaya pa. Oo nga, no. Sige, wag na. Beer na lang. Pabili nga
pala tayo. Good morning! Andito na si Sir Ron. Ano yan? Waffle ulit. Yes, and this? American breakfast. Oh, masarap. Sevilla and Sons. Masarap siya. Tikman ko na yung ibang klase niya. Yan, ngayon pa lang. Good morning! Good morning! Ito eh, merong nag-donate po sa amin itong ano eh, sausage. Ayaw po magpapangalan eh, pero natikman na namin siya. Ang sarap-sarap, grabe. Thank you po! Thank you po, ma'am. And sir. Oh. It's 9 a.m. And ayan, malakas na ang alon. Abot ba yan? Oh, sarap ng alon oh. Sarap na mag-swim. Walang habagat na yan. Pag may habagat daw, itong tent ni Sir Ron. Abutin ng alon. You wanna go swim? You wanna go swim? You wanna go swim? Very good! Look at that! Come! Galing naman ni Kurt! Galing naman! Ako sige, oh, ayan. Ayan. Woo! Ayan, kasama natin si ngayon si Lakwatserong Ingeniero. Mga budol namin. Oo, dami na namin dito. May darating pa si I Love Camping. Sana makarating. Ayon kay Ate Giovanna, ang pangalang Pontanilla ay galing sa salitang punta at nila dahil sa malaking bato na pinupuntahan nila sa tabi ng beach. Lalo na daw globe, malakas daw ang globe dito. Ingat lang din kayo mga kaibigan sa pwestong yan. Baka malaglagan kayo ng bato. Dyan sa malaking batong yan. Sa baba, ayan o ito. Ayan, nakahilera sila. Nagsiselfone. Nakakatuwa kasi dyan talaga may signal. Tingnan natin kung may papasok na mga messages. Parang natulog din yung signal ko. Ayan o, tumunog na. Nagsisitunogan na yung mga messenger ko. Malakas ang signal dito, lalo na daw yun. Pagdating naman ng bandang tanghali, nagdatingan na rin yung ibang mga campers. Mabuti na lang at nauna kami rito kasi nakapwesto kami ng maganda-ganda sa punong yan. Pakita ko naman sa inyo mga kaibigan ang view kapag sinubukan mong akyatin yung hill na to. Ito naman mga kaibigan, yung kabilang side ng beach. Side na.
pa daw niya. Okay, Kurt. Anong ginagawa mo dyan? Come on, let's go. Uy, tapos sanda yun. Okay, let's go. Let's go. Come on. Kurt, come on. Go get your ano. Ang sarap nga naman talaga mag-camping, mga kaibigan. Alam nyo ba na kapag nasa isang lugar ka na maraming mga puno, marami kang malalanghap na oxygen. Ito ang dahilan kung bakit masaya ang pakiramdam when in touch sa nature. Kasi maraming happy hormones o tinatawag na serotonin. Nakukuha natin to sa excess oxygen na nag-i-improve din ang ating blood flow, digestion, immune system, at nagpo-promote ng positive feeling. Kaya camping pa more! Mga kaibigan, ang lakas na po ng ulan. Ay, hindi pa pala. Hangin pa lang. Kukulog, kumikitlan. Marami po dito nagkakandara pa na para mag-ayos ng mga gamit. Itong kabilang grupo. Ito rin. Nila, hindi pa nila binababa yung ano. Ito, nag-sinisis, nagkakandara pa na rin para iligpit ang mga gamit. Matipo ang ating mga kasama rito, nagkakandara pa na rin para ihanda ang mga gamit. Yung kay sir, inaano na, oh. Malakas talaga ang ulan. Sarap ang ligo nito sa ulan, oh. Tamang-tama, hindi pa ako naliligo. Ginawa ko yung isang side nakababa. Tapos yung isang side doon medyo mataas. So makikita nyo tuloy-tuloy lang yung tubig. Kasi kanina naiipon doon yung tubig, eh. Dito sa gitna, oh. So yung pala yung technique dapat. Bababa mo yung isang side para tuloy-tuloy yung tubig na ganun. Kung makikita nyo, oh, tuloy-tuloy ang ulan dito. Apre, okay lang kayo dyan? Okay lang kaya. Kaya tayo. Ligo, sarap. Oo. Ngayon pala kayo kakain? Oo, ngayon pala. No, sige, sige, kain muna kayo. Hello. Sige, sige, oh, yan oh. Muulan, lakas oh, sarap. Eh, ito po, kasama namin ng mga vloggers dito. Si I Love Camping PH, saka si Lakwatserong Ingeniero. Yeah. Ay, balikan na naman. I Love Camping Channel. Ay, so, I love camping channel. Napanood mo ba yung kahit? Okay. Eh pala si ano, mga fellow campers, si Sir Rene, siya yung owner dito ng ating napakagandang lugar dito. So, kailan nyo sir, sinasabi nyo kanina, kailan nyo binuksan to? Nung actually, pandemic lang, no? Yes, nung nag-open ha, medyo lumuwag. Nabuksan ito. Yun. Ito, pinalinis ko. This is all intended for family. Family use only, family oh. Family use only. Initially. Oh, initially. Then, last summer, mga March, February, nakita ko may potential pala. Oo. By the way, I am a businessman by profession. Okay. I saw this in Facebook. Real estate agent, real estate agent na pinos ito. Oo. Lang. So itong lot niya sir, gaano kalaki ito? This is 1,500. Plus yung sa taas, that is 2,000. Hindi pa actually siya talagang totally finished. I'm planning to make it a mini hotel. Ah, okay. Kaya pala ganun kalaki, no? Yeah, boss. It has 10 bedrooms. Okay. Pero ito sir, ano pang future plan nyo rito sa beach nyo rito? May mga nakakausap akong guests, they want it to be as is. Yun nga. The most important here is the comfort room. Yun, CR. Oo. That's why I'm putting up comfort room, properly tiled. Oo. At saka para sa mga guests. Okay. Thank you, sir. Hindi, okay lang naman saka siguro yung pag... disposal, that's one thing that... Ayun, oo, oh, tama. Oo, oh, ayun. Semiconductor yung company ko, kaya malinis talaga kami. Oo, oh, ay oo. 1,000 yung area namin. Tama, kasi may napapanood akong mga YouTube video, yung pag pumasok ka sa mga factory ng... Marisot ka. Oo. Lalo pa yung... As in yung mga dust talagang iniiwasan doon sa ano eh. Na makapunta ay makapasok. Ano, thank you sir for sharing your ano nice place here. All right. Sir Rene po. Ngayon naman mga kaibigan, papakita ko sa inyo yung magandang drone shot na galing kay I Love Camping Channel.
Ano yan? Ano nga ba to? Ano isda yan? Isda. Lapu-lapu ba yan? Hindi, ano po. Ano masabi niya kanina? Talimtiman? Nakalimutan ko yung pangalan ng isda. Mga fellow campers, hindi namin alam kung anong isda to eh. Comment below. Dikyo. Ha? Dikyo. Dik, ha? Dikyo lang. Dik. Salamat naman, tumahimik din, oh. Oh. Ano ka ba? Aray! Uy! Ano ka ba? Yan naman pa, kala mo, you're strong. O, oh, yan na, Kat. Yan na yung inaasam-asam mo. Kanina pa tumatahol eh. Oh, play lang, ha? Tulog na at 5:30. Kapagod. Dalawang beses ba namang lumangoy ngayon eh. Good evening, mga fellow campers. Welcome back to our channel. Ito na po ang aming iniho kanina. Tara pala nito, manamis na miss. Bagong huli kanina eh. Tamang-tama lang yung luto namin. Umuulan. Umuulan na naman, mga kaibigan. Meron pala tayong bagong dating ng mga campers doon sa kabila. Tinulungan natin na magtayo ng tent kasi bagong bili nila yung tent. So kakain muna kami, mga kaibigan. Oo, hindi namin mahula-hulaan kung anong isda. Alam niyo bang mga paan nyo lang ang kita dito sa camera? Good morning po, mga kaibigan. Last day na po namin dito sa Pontanilla Beach Camp. Kung makikita nyo, medyo mahangin na rito. Kinailangan po namin gumising ng maaga para mailigpit po yung aming mga gamit bago umulan pa. Alam naman natin, lalo na yung mga tent natin kapag nabasa, mahirap itago, di ba? Kailangan pang patayuin sa bahay, pati yung awning. Napaka-useful na itong brush na to eh. Isa na to sa mga favorite ko. Panlinis ng paa ni Kurt, panlinis ng awning, panlinis sa sand. Ng sand from tent. Kung ano-anong pagpag pwede. Malakas din ba signal dito kaya nandito ka, sir?
Ah, kaya pala, naglalaro ka pala yun eh. Hello campers, ito na, pauwi na kami. Dito kami sa may top view or viewing deck dito. Pero iba may-ari nito eh. Pinapayagan lang na pumasok at lumahan. So, thank you for watching our video. See you again soon on our next camping. Peace! Yun yung harapan. Oo, kayang-kaya eh. We're here at Surugan Ramen at Alfonso. Sa Surugan Alfonso yung kape. Ganda dito. Sarap din ito. Kasi authentic ramen. Good morning po! Pwede po ba ang dog? Oh my gosh, no pets allowed. Kahit sa labas lang. Kahit sa labas lang siya pwede. Hindi. Kahit Italy lang namin. Talaga daw dito sa vicinity. So, diba? Dito na lang tayo sa labas. Dati kasi lagi kami sa loob. Dati isa lang to, yan lang yun. Opo, tapos mga... Ay, dumami na oh. Laki na, dumami na siya. Dito kami pupuesto sa labas para wala, umuulan. Atak. Ay kuya, pwede rin bang humingi ng glass with ice? Yes kahit po. Kahit isa lang. Thank you. Yeah.